Ito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yung Lupa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yung Lupa Show! At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasyo, kasama si Binibining Tala Zaldivar. Yes, yes, yo, Tapasyo! Good morning, good morning, good morning! Alas 11.4 ng katanghalian. Dito free sa mga sotang pinalakas ni WIC 882 sa inyong matalabihitan. Programang Yes sa Show Tapasyo. Pangalan po ni Attorney Ferdinand Tapasyo. Ako pa rin naman ang inyong Miss Expose, ang anak ng mayon, lahing magayon, Binibining Tala Zaldivar. Natignan maputulan ako ng paa kahapon. Oo. Manyakit pala. Manyakit pala pagkaganon, oo. Nabendahan ako. Buti na lang, ano, walang fracture. At minsan kasi may bulag-bulagan tayo mga pangyayari sa buhay. Oo, galing ako sa aking munting negosyo kahapon sa Taguig. Tapos, paglabas ko, hindi ko nakita yung gutter. Oo, kaya, maging pe. Oo. Sabi nga sa akin, putulin mo na lang. Antip na! Takot ako kahapon, Kuya Wenner. Kala ko puputulin ang aking paa. Kala ko nga talagang naputulan ng buto, whatever. Sakit pala, no? Yung bigla, oo. Pagka bigla, masakit, no? Oh, yeah. Nakakalungkot, no? Parang yung boyfriend mo ulit na, ano, hinangka. Masakit yung biglang ganun, no? Walang pasabi. Uy, teka. Ay, nako naman. Ang dami natin pag-uusapan. Ang dami natin chismis na nasagap. Uy, pero unang chismis. Wala namang relevant sa bansa natin, pero alam niyo, chismosa ako. Alam niyo ba, oo, na nakuha sa ilalim ng hangda ng kanyang bahay si Ivana Trump. Si edad na 72 ba? 73? Oo. Siya ay pumanaw. Unang asawa ni Donald Trump yun. Kaya ang ibig sabihin po nito, yung mga matatanda sa inyong bahay, huwag niyo pong iniiwanan mag-isa. Oo. Kasi maraming mga pangyayari. Na minsan hindi nang check yung mga magulang, yung mga ano, lola at lolo, huwag niyong iiwanan. Kaya eto, ang sabi, cardiac arrest daw. Kaya huwag kayong nagpo-problema. Ang mga problema ay hinahayaan niyo lang. Meron ako, Gerald, meron akong coach sa buhay. O, ginawa ko to. Ewan ko kung yung iba ganito rin. So, sabi ko, problem will only become a problem if you problemize the problem. So don't problem the problem. Because if you are going to problemize your problem, you will be the problem. Ay, alam niyo kung bakit? Ang problema, pagka iisipin niyo, sakala nagiging problema. Ang sabi nga nila, pagka may problema, huwag mong isipin na problema yon, ang isipin mo solusyon. Ganon. Oo. Pero eto nga, hindi ko na alam kung paano masusolusyonan to. Oo. Sagutin nyo nga po ako. Paano nyo susolusyonan? Etong si Ate Bing. Si Ate Bing. Di ba may DRO to? Oo. Temporary restraining order until i-lift. So, hindi siya nakaupo na kongresista ngayon, di ba? Pinag-uusapan po natin si former Commissioner Rowena Guanzon. Di ba? Tapos, ito nilalabas niya ngayon sa lahat ng mga tao, mga kanyang, mga follower niya. Oo, sikat naman to eh. Hindi naman natin maipagkakaila yun, ano? Na siya daw ay nag-assume ng opisina. Oo. Noong 30.
Pero hindi, ang naaalala ko kasi, until Celso. Mm-hmm. Diba? So, ibig sabihin, kahit na nanumpa po siya, noong July 30, nakita naman natin yun eh, nanumpa siya. Hindi naman ano yun, nanumpa naman talaga siya. Pero, binigyan po siya ng TRO. Eh, pinag-i-insist siya, kailangan tawagin daw siyang kongresista. At saka bakit ganun? Oo, kasi kahapon, medyo hindi ko na maintindihan. Bakit may paano ka ng barel? Mawalang galang na po, ex-commissioner Bing Guanzon. Bakit may pakasa, may paganyan? Actually, live to eh. Ang sabi nila, live to. Tapos ang nakalagay dito, magandang hapon mga anak ni Bing Guanzon and mga day. O, ipakita ko sa inyo yung picture, ha? Ayan, Rowena Guanzon. Ang sabi nila, kasi hindi ko pa nakikita actually yung video. Ang sabi nila, video daw ito. Oo, nakita mo ba, Gerald? Hindi. Ayan. Para sa isang nanunungkulan ng mataas na posisyon, oo, noon sa COMELEC, parang questionable yata ito. At saka hindi na maganda. Oo, wala na values. Diba? Oo. Nagagalit ka ng tinatawag ang damatans. Eh, anong tawag sa'yo? Bata? Oh. Hindi ka man na bata. Tapos kung sino-sino pinapatulan mo. Alam mo ito, nakaka-alarma na po kung bakit. Alam niyo po kung bakit. Kasi meron po na mga taga-subaybay dito na mga bata, vulnerable ages. Oh. Naniniwala, pinaniniwalaan. May mga bulag, bingi, at saka pipi sa mga katotohanan. Kaya very alarming po ito. Akala ng mga bata, tama yung ginagawa. Alam niyo naman po ngayon na kulang po sa supervision ang mga bata na na gumagamit ng mga gadget. Tapos may makikita ka na ganito. Bakit? Para saan? Hindi, ako, ang tanong ko lang naman po, I don't want to assume. Okay. Pero my question is, for what is that? Showing off? That you have a gun? Okay, yes, nandun na tayo. Lisensyado. May license siya to carry, lisensyado ang baril. Pero para saan? For what is that? Diba? What are you insinuating? What are you trying to show? Tapos ikaw, pinagpipilitan mo sa sarili mo na, kongresista ako! Kasi nag-resign ng sabay-sabay yung lima. Ibinoto ako ng tao. Correction po, ang ibinoto ng mga tao ay yung party list at saka yung mga nando dun na mga pangalan. Wala ka po noong panahon ng nangampanya. Wala ka doon. Wala yung pangalan mo noong panahon ng botohan. Because I doubt it. Kung nando doon, yung inyo pong pangalan, hindi ko alam, ha? Sa dami kasi ng mga yaw-yaw, eh. Sa dami kasi ng mga nangyari, no? Diba? Ako, nagtatanong lang naman ako, bilang isang magulang, I find it very alarming po. Hindi ako nagmamagaling or whatever. Hindi dahil kaibigan natin si Attorney Topacio, kaibigan natin si Ginoong Cardema. Oh, hindi sa ganon. Okay lang naman yun eh. Yung bardagulan, sabi, hindi ko nga alam ko talaga anong bardagulan. Ano yung bardagulan? Ha? Kasi ang bardagulan para sa akin bastusan. Diba, bardagulan for me? Ganun, nagbabasa ako, that's bastusan. The nastier you get, the nastier you throw your words, whatever, accusations, whatever, mas panalo ka. The more na bastos ka, panalo ka. So ito po ba, ang gusto natin na mag-represent po ng mga PWD ng mga kapansanan? Ako, may kapansanan po ang tatay ko. Dahil natirador yan sa mata noong siya ay 11 years old. So PWD ang tatay ko. Atletang PWD po ang tatay ko. Dahil isa lang ang kanyang mata. Meron kami sa pamilyang PWD. May mga pamangkin ako na may Down syndrome. May mga kamag-anak. Ito ba ang gusto natin?
na mag-represent ng mga PWD ng ating mga mahal sa buhay sa Kongreso? I really don't understand. Where is she coming from? Tapos na ang eleksyon. Yung iba na mga nagpatot sa dahan at nagbatuhan na kung ano, tahimik na. You are being questioned ng pag-upo mo bilang kongresista at representante po ng PWD. It is because ka-question-question po talaga. Isa ka sa mga pumirma ng ruling na yan. Kaya ka po kinu-question. Wala namang personal dito eh. Tinatama lang natin. Oo. Yun lang. Ako. Sorry ha. Pasensya na po. Humingi ako ng paupanhin kay ex-commissioner Bing Guanzon. Respetado kita. Ayun, noon nga eh, 'di ba? Maano naman 'yan dati eh. Okay naman si Nene Atty. Topacio before. Magkahuntahan naman yung dalawa na 'yan. Only nitong mga nakaraan talagang araw, no? Ito lang talaga. Minsan yung sobrang pagiging panatiko natin sa isang bagay, hindi na maganda yung dulot. So, ito, hindi talaga maganda, oo. Tapos kung sino-sino pinapatulan, hindi ganun. Okay? Hindi po ganun. Mataas ang pinag-aralan. Diba? Hinangaan ni respeto. Ako, nagbabasa kasi ako kapag meron ako nakikitang negatibo sa isang tao na nakikita ko sa social media, binabasa ko yung tungkol dun sa tao. And maayos naman. Maayos naman, to be very, very fair. Maayos. Matalino. Kaya nga po naging ex-commissioner ng COMELEC eh. Kasi hindi naman yan may ilalagay po dyan. Hindi naman siya nailagay sa kanyang pwesto. Kung wala po siyang kakayahan. Kung wala siyang talino, nahawakan yung posisyon. It's just that, sumobra yung pagiging panatiko sa isang bagay. Diba? Katulad na lamang ng mga iba na yaw-yaw ng yaw-yaw porque meron kayong hindi pagkakaintindihan or hindi pagkakasundo sa isang bagay. Diba? Nandoon yung away. Hindi na nagpapansin na. So ngayon ang tanong ko, anong nangyari ngayon sa mga kaibigan ninyo na inawan yung dahil lang po sa inyong mga sinuportahang kandidato? Bati-bati na ba kayo? Ako, I am very proud to say, yung mga kaibigan ko, meron akong best friend, si Michael Carina, isko yun. Very good friend namin ni attorney, anak ng aming kaibigan Louis Gamboa, si Mark Gamboa, isko din yun. Sinabanat, bye. Nagkita-kita kami nung event ni PRRD, okay kami. Diba? Kasi nandoon yung respeto namin. May mga kaibigan akong, sumuporta kay Lenny, lalong-lalo na ang buong pamilya ko. Nagkita kami ng Ate Rebecca ko. Pinsan ko po yan. Ay, grabe ang pagka-pink nun. Oo. Grabe ang pagka-pink. Kaya nga po ang tawag nila sa akin, kaya tanungin niyo po yung mga pinsan ko, kamag-anak ko, ang tawag nila sa akin, black sheep. Bakit tinawag akong black sheep? Kasi ako lang ang hindi umaayon sa kanilang kagustuhan, sa kanilang mga sinasabi. Kasi ako lang yung namuhay ng mag-isa at natutunan ko yung mga bagay-bagay na hindi nila natutunan sa labas ng bahay. Yung pagiging liberian ko, na i-apply ko sa labas mismo ng street. Sila, bookish. Alam mo yung bookish? Matalino sa libro. Pero sa realidad ng buhay, dahil nandiyan dyan, lagi nandiyan yung mga nanay, tatay, kaya mga kapatid ko eh. Matatalino sa libro. Pero ilagay mo dyan. Mag-isay mo sa labas. Hindi kasing tapang, hindi kasing tibay nung mga nakikita natin dyan sa kalsada. Yung mga yan, no? Itapon mo sa apoy, itapon mo sa gitna ng dagat yan, itapon mo yan sa kawalan, oo, gitna ng gubat. Buhay yan. Diba? Pero okay kami. Alam na mga
bisan ko. Na grabe ako. Against na against ako. Sa dilaw. Puro sila dilawan. But we are okay. Hmm. Mga kaibigan ko, best friend si Charo Sal, si Charo Santos tuloy. Charo Laude. Oh. Puro nagmga isko 'yan. May kapatid ako. Oh. Manny Pacquiao naman. Yung kapatid kong lalaki. Oh. Lenny, grabe. Yung pinsan ko, a super close friend, beshi-beshi. Oh. Ni Harry Roque. Si Attorney Roger Rayel. Lenny. Mm. Pero hindi sila nag-away natin ni Attorney ano, ha? Roque. Maayos pa rin sila. Yun yung sinasabi ko. Madam, tapos na po ang eleksyon. O hindi naman sa hindi naman na dapat na ganyan pa tayo. Yun lang naman po ang tanong ko. Para po saan yung pagpapakita ng barel? Kaya tuloy yun, nang asar si attorney eh. Meron din siyang ano, picture na inilabas. Oh. Di ba suka? Yung pong ginamit namin nung ano, yung aming pong ginawa po ng aming art dep doon sa pelikulang Mama Sapa. Diba? Ganon. Oh. Kaya alam mo, natutuwa ako ha. Eto. RPG, yeah. Oo, Tomas. RPG nga yata. Natutuwa po ako sa kay Surigao del Sur representative representative second district representative Johnny Pimentel at saka kay ano po kay Surigao del Norte second district representative Robert Ace Barbers. Oo. May payo siya sa mga neophyte sa Kongreso. Oo. Dahil etong dalawa po na to ay hindi naman po matatawaran ang kanilang kaalaman sa House of Representative. Pero mula po sa pinagkaugat-ugatan, ano, mga politiko po ito. Mga nagserbisyo po ito sa bayan. So, eto ha, and I quote, sabi po ni Congressman Barbers, Robert Ace Barbers, ano, sabi niya, listen, observe, and study. Mm-mm. O, ibig sabihin, oo, dapat marunong kayong makinig, mag-absorb, obserbahan. Bakit ba sinasabi nila ito sa akin? Bakit may mga negatibong ganito sa akin? Baka ako yung problema. Diba? Study. Sa sarili mo muna ikaw magsimula. Kahit hindi ka congressman eh. Kahit hindi ka po nakaupo sa anumang posisyon. Kapag ka merong nasasabi sa'yo at may mga binabato sa'yo, yung mga tao, lalo't marami, aba, take time. Sit down in the corner, magmuni-muni ka, tanungin mo yung sarili mo. Anong problema sa akin? Ang daming tao. Ako kasi ginagawa ko yan. Pero ako admitted, may anger management ako. And until I defined and accepted yung problema ko, doon ko nabago ng paunti-unti. Gradual. Diba? Ganun din, ganun din po noon sa pagtanggap niyo po ng mga posisyon. Lalong-lalo na po kayo na ang tawag po sa inyo ay servidor po ng bayan. Oh. So, ibig sabihin, Madam, Ex-Commissioner, Bing Gonzon, hindi po tama. Na ganun, nakikipagbardagulan po tayo. Kasi marami po mga bata, eh, lalo, di ba, PWD. Ako natutuwa ako, minsan may mga picture shot, ay narapin na sa mga PWD, ganyan. Let's all be human here. Ah. May compassion naman po. Mm-hmm. Or let's remove the naman. May compassionate po siya. Pagdating sa mga PWD, nakikita natin yun.
Pero yung ganito mga pagsagot, pakikipagbardagulan, kasi talagang ano eh, bastusan talaga yung bardagulan, hindi po talaga nararapat at hindi karapat dapat po para sa isang servidor ng bayan. Diba? Ito pa, oo. And I quote, advice naman po ni Representative Johnny Pimentel. Don't be an absentee congressman. Sa lahat ng mga nag-andyan, mga nagbabalak. Hindi katulad nung sa natin yung senador na tumakbo ng pagkapangulo. Lagi nga daw pong wala. Oo. Minsan naiintindihan naman natin eh. Kasi may mga laban minsan sa ibang bansa. No? Boxingero eh. Ayan. And I quote, sabi po ni Congressman Pimentel, my advice is for them to attend the regular plenary sessions so that they will know the process of how we legislate bills and for them to attend the public hearings. Malay nyo naman po. Malay natin. Mapayagan pa rin. Mapayagan pa rin na makaupo po si Commission, Ex-Commissioner Bingo and so on. Hindi natin alam. Kahit na ayaw natin, kung napayagan po siya ng Korte Supremo, wala tayong magagawa doon. Igalang na lang natin. Ito daw po, madam, Laging makinig. Mag-observe. Pag-aralan. At para mangyari yan, huwag kayong a-absent. Ako, ay nako, ewan ko ba. Nanay po kasi ako, pagpasensyahan nyo na. At napaka-stricto ko po. Kung i-interviewin nyo lamang yung anak ko ng one-on-one, baka ang daming nasabi na mga hindi ginagawa yung bang magulang. Diba? Hindi po talaga maganda. Madam, na ganyan po ang nakikita ng kabataan po sa inyo. Eh, may nakita pa ako. May nakita pa ako eh. Mga bata, kabataan man, mga teens, mga early 20s, ganyan, na umaayon! Natutuwa pa, na ganun. Hindi po nakakatuwa yun. Para sa taong wasto ang pag-iisip, makakita ka ng ganun, kukwestiyonin po, bakit? For what is that? Tsaka mahilig ka po kasi madam mag-ano rin eh. Mag-name calling. Mali po yun. Hindi po dapat na mayroong mga ganang-ganyan na mga eksena. Hindi po ganun. Kaya mawalang galang na po. Nirerespeto ko po kayo. Ako hindi, alam niyo sa totoo lang, hindi ko rin po gusto yung mga sinasabi nitong ating mga netizens. Oo. Tungkol kay Madam Gonzon. Hindi ko rin gusto. Minsan sobra-sobra naman po. Eh hindi naman na maganda yung mga sinasabi po ninyo. Nakakalungkot na din naman. Lalo yung kung ano-ano na lang na mga patutsadahan yun na mga hindi naman na dapat. Personalan kung ano-ano. Respect begets respect. Respect is earned as trust is. Diba? Magmuni-muni po tayo. Tignan natin bakit ang daming ganyan na mga negatibong lumalabas. Huwag tayong patol ng patol, oo. Ako dumaan din po ako dyan eh. Hindi ako perpekto. Dumaan din ako dyan. Pero alam nyo, iku-quote ko yung sinabi sa akin nung aking beshiwap. Si Jerry Talan.
na road manager po ng matagal ni John Lloyd Cruz, Pedro Pascual, Myrtle Sarosa, at marami-marami pang ibang mga sikat na mga celebrity. Ang sabi niya sa akin, "You are in the limelight. You chose that life. So whatever the consequences, accept it. Because that is the life you chose." Saya naman mga kaibigan, maraming pa tayong pag-uusapan. Mamaya-maya lamang po, pagkatapos po ng mga informational commercial Hanap Buhay at This Moment Flash Reports at mga updates sa balita. Diyan lamang po kayo, magbabalik kami. Yeba! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Tapasyo! Kasama si Binibining Tala Zaldivar! Yes, Yes, Yo! Topa Show! 33 po ang ating oras. Dito pa rin sa masalang pinalakas WIZ 88 sa mga talapitan. Mapapanood po tayo of course naman sa ating digital free TV channel 23 IZTV and iskan lamang po sa inyong mga TV devices. Hanapin ang channel 27 IZTV. Sa mga hindi po po nakakapag-download ng kanila pong mga applications. Ayan, para sa iOS and Android. Download na po DWIZ 88 para naman po lagi kayo updated sa lahat ng mga balita sa loob at sa labas ng bansa. Ayan. Bili po kayo ng Filipino Mirror and Business Mirror para naman kahit nasa kalsada, walang internet, walang load ang cellphone, updated ka pa din. Ayan. Eto na po at bago tayo dumako sa iba pang mga usapin. Ayan. Oo. Wala kasi si attorney ngayon, kaya ako uubos ng mga batian. Batiin muna namin sila, natin sila. So, pinaka-paboritong porsyon ng ating programang Pinamagatang. Pakita mo, tweet mo. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide. Ayan, ipinapabot ko sa inyo ang masigabot punong-punong pagmamahal ni Attorney Tapasyo na hi sa inyong lahat. I love you, bebe. Ayan, sa lahat ng mga nakatutok dyan sa ating DWIZ On Demand YouTube channel, good morning, good noon, good afternoon, good evening, wherever you are. Ayan, sa mga earphone gang natin. And of course, sa mga team replay, salamat po sa inyong lahat. Ayan, punta muna tayo dito. Babasahin lamang kung sino ang mga mababasa sa ating live sa Facebook. Ayan, John Andrew Custodio ng Pililia, Rizal. Oy, pero batiin ko yung sina second Philippine Army second lieutenant, ayon Phil Garcia, and second lieutenant Wasit. Ayan, hi mga sir, good morning. Thank you. Ayan, Samuel Santiago, Ricardo Anyo Jr. Nga may sinasabi siya dito. Oo nga, tama po lahat ng mga sinasabi ninyo. Arl Macales Saison. Ang pagkakaalam ko po sa Bardagulan, bugbugan. Bugbugan po ng pambabastos, pagdi-disrespect. Yan na, bastusan po eh. Chris, Shano Francisco, street smart, yes. Valen Natividad Nino, Susan Jeronimo, I'm G-Gears, Selly Acido, Eden Zager Cariño Palima, Mary Carido Bertulfo, Kenny Richards, Kaya yung mga lahat ng ating kaibigan, Tita Capricorn, alam ko nakikinig yan, si Nanay Loyga, si Tatay Gasan Diego, good morning, Malu and Mike Pecker, si Daddy K, JJ, si Tomas, sino pa, Doc Henry. Oy Tomas, hindi pa naman yata nakakaalis yung kapatid mo. Baka ayaw ko lang talaga niyang sagutin. No, Doc? Ayan, Raymond Toledo, of course,
Diyan sa Dalpan, oo. Barangay 18, ang aking auntie. Si Auntie Mers. Auntie, magpagaling ka po. Ayan. Ang auntie kong maganda, oo. Mahilig din yon sa barel. Oh. Auntie Medit Nepomuceno. Diyan sa Santa Maria, Bulacan. Ayan. Sa ate aking kumarin, Joanne. Oh, good morning. Sa aking kapatid na nasa aming munting tindahan. Oy, pagpupunta kayo sa ano ha? Pagpupunta kayo sa Taguig. Oo, dyan sa Pinagsama Village. Oo. Meron ako dyan. Maliit na ano, tindahan. Wholesaler and retailer. May pa-burger akong konti. At mag-reseller ako ng online kariton. Oo. Diba? Ayan. Si Indoy Baro. From Houston, Texas. Good morning. Angel Balagtas. Oo, dyan sa ano. Hanapin nyo, Wildcat. Pinang pangalan. Pinang pangalan. Opo. Oo, dyan sa Service Road. Oo, dyan sa Service Road po, Kuya. Ayan. Kuya Reynaldo, nagtatanong sa ng grocery store ko. Oo. Dyan, mas mura. Ng konting sentimo. May mga sari-sari store, dyan sa akin na kayo bumili. Malapit, din ako magagasolina. Oh, yung mahal pa rin ang gasolina, grabe. Anyway, punta tayo sa mga Twitter hunters natin. Ayan. Nasaan drug test ni... ano? Finally, nakapanood din ng Yes Show to Passion. Hindi po effective yung DWIZ on demand. Hirap hanapin! Uy, hirap hanapin daw. Uy, maraming sa... Ang ganda ko sa picture na yan, ha? Ayan, salamat. Rolly Maliari, Rose Pablo, I am lucky. RG Shell. Oh, ito po ang sinasabi po ni RG Shell. Sana maging good influence si Attorney Bing sa mga kabataan. Huwag sana mag-video ng mga barel para hindi tularan ng mga kabataan. Kasi baka mayroon mga kabataan na may mga magulang na may barel at paglaruan pa nila. Tama, yun po din ang concern ko. Ang concern ko po iyon. Kaya sabi ko sa kapatid ko kaga nung isang araw, yung kanyang barel wag ilagay kung saan-saan. Oo. Curious na po, grabe po ang curiosity ng mga bata ngayon. Oo, kaya sabi ko, ingatan, ilayunin nyo. Kahit nga mga kutsilyo eh. Gunting, lahat ng matatala so pwede makasakit. O, ilayunin nyo po yan. Richard Ruiz, Renato Ragus, Wensi De La Cruz, maraming salamat. Oo. Maano lang, mamaya lang, wala na to, huhupa na to. Oo. Talagang ano lang siya, masama lang yung tapilok ko kahapon. Rose Pop, JJ. Sis Ives, Miss Ayet, ayan. Kuyang Kong, good morning. Doc Glads, Japoktin, Baidu, Kuya August, Bagwis, Kuya Dean. Tapos, yun na to. Si Kuya Zandro, good morning. Olet Langke, good morning. Baidu. Sino to? Revenant, tweet. Hello. San Sivin, Carlo Bruce, Ninong Boy, Little Boy, Musikerong Panday, Tambukikoy, ayan, si Revenant, si DJ Max. Uy, bili rin kayo ng ano, bibingka. Bibingka ni Jam. DM nyo si DJ Max. Susan Dr. Palad, Rapanan, Tick Walls, tapos, ito. Tududun. Xedi Anthony. Sheb. Sino pa? Maraming hindi mababanggit, pero I love you all, okay? Ay, Attorney Matt Erasga. Ayan. Ito. Hoy, ano na naman? Nang intriga ka na ito si Miguel. Trabaho ka nga dyan. Ayusin mo yung ano, yung inaayos na. Rapanan, hindi Rafanan. Letter P, hindi F. Huwag ka dyan. Oo. Tapos na yung mga bagay-bagay na ganun. Okay kami.
ka ba? Hello sa'yo, kung nanonood ka man. Kira-uno itong kaibigan ko. Alam niya ang mahirap. Dapat ano eh, dapat yung mga kaibigan mo walang nalalaman tungkol sa ano, pribado mong buhay. Oo. Huwag ka dyan Miguelito, ha? Hi, Sir Tito. Huwag ka dyan Miguelito. Oo. Mm-mm. Basta yun na yun, no? Ewan ko, minahal ko naman siya Miguelito. Hindi ko alam kung minali ako. Hoy, ito na nga tayo. Huwag kayong ganyan. Maraming nagtatanong. Maraming nagtatanong kailan daw po pwedeng makuha. Isa na ako, pati yung aking national ID. Oo. At sinusulong nga po yan. Na magkaroon nga po ang lahat ng lahat ng mga Filipino ng national ID. Oo, at kailangan pagdating nga po ng 2023, sabi po ni Pangulong Marcos Jr., ay magamit na natin yan. Ang problema, 10.5 milyong Filipino o 11% pa lamang po ng populasyon ng bansa ang nabibigyan nito. Ibig sabihin yung mga iba natanggap na yung sa amin wala pa. Uy, i-message yung ako, paano natin makukuha or ma-update man lang? Paano natin a-update man lang kung nasaan ng lupalop, lumipad ang ating national ID? Kasi ang sabi doon, nung nag-apply po ako dyan sa Vertiz Mall, sa Quezon City, ano, nung nag-apply po ako, 6 na buwan lamang daw. Eh, November pa yon Kuya Wenner. Mag-iisang taon na. Oo, although naka-adas po siya sa akin datong opisina sa Congressional Avenue. Pero wala pa rin. May ano naman eh, may number naman sila eh, ng lahat po kasi ng mga nag-apply ng national ID, ano. May mga ano detalye naman doon, oh, na ibinibigay, pino-provide tayo. May numero, may personal number, may email, pero wala pa tayo natatanggap. So, ang tanong, kailan po ba magkakaroon ng national ID? O kailan po natin matatanggap? Diba? Sana malapit na yan. Diba? At mahirap talaga na kung ano. Kasi pagka may national ID ka po, yun, hindi mo na kailangan na kung ano-ano pang ID, mas secondary, whatever. Oo. At hindi na masyado magiging ano, mahirap ang pag-apply mo kung ano-ano ng kung ano-ano saan-saan pa. Bakit kailangan dalawa-dalawa lagi yung ID natin, Kuya Wenner, no? Pag mag-a-apply ka na kung saan bangko, dalawang ID. Sa ibang bansa, isa lang eh. Hindi na kailangan ng marami pa. Diba? Hoy, eto sa mga magulang na nag-aalala. Pagka kung hindi pa po bakunado yung mga anak, bakunahan nyo na. Oo, pero yung mga kumukontra, hindi daw po pwedeng pagsamahin ang mga vaccinated at saka unvaccinated pupils. Ang sabi po ng ating DepEd Secretary, wala namang problema. Sa bagay, oo. Totoo. Magmask lang. Tapos sumunod lang sa mga protocol. Oh, 'di ba? Kasama-sama na nga natin eh. Tama siya po, kasama na nga dahil sa mall eh. May mga unvaccinated diyan. Basta magmask, oo. At paglabas ng bahay, laging mananalangin. Uy, mabisa pa rin 'yun, ha? Mabisa pa rin. At ito nga po, hindi na nga po talaga iuurong. Sa Setyembre ang pagbubukas po ng face-to-face classes at magiging full face na po talaga tayo sa Nobyembre. Dahil nga po masyado na matagal na naitenga ng ating mga anak sa loob ng bahay. So Agosto 22 po talaga ang pagbubukas ng mga eskwelahan. At huwag po kayong mag-alala dahil ginagawa naman po ng ating gobyerno ang lahat ng mga paraan para po ligtas ang ating mga mag-aaral sa loob po ng eskwelahan. At para mas lalong ligtas, magpabakunahan nyo na po. Oo, pabakunahan nyo na yung mga bata. At syempre, kapag may mga comorbidity, ganyan, pag-aralan mabuti. Yun nga sabi ko eh, bago papasukin ang inyong mga anak sa eskwelahan, bago papasukin,
patingnan muna sa doktor. Healthy ba si anak nyo? Wala bang problema? Diba? Okay na okay na ba? So, eto po ha, para sa kalinawan ng lahat. Kasi may tinatawag tayo full face. Yung full face talaga, 100%. 70 to 100% ng mga, ng total, ano, population ng mga nagpa-enroll ang papasok sa eskwelahan. Pero nito pong, dito po sa ano, sa Agosto 22, asa na nga ba yun? Pinag-uusapan pa po na gawing 3 araw ang in-person at 2 araw po ang remote o distance learning. Tapos ano, bago po gawing 4 araw. Oo. Ang in-person classes at saka 1 araw na distance learning. Oh, distance learning, hindi ko alam kung modular ito, walang nabanggit kasi dito. Modular or online. Oo. So yun. Ako okay na ako siguro dito, no. Ako Kuya Wenner, okay ako dito. 3 days na in person tapos 2 days na remote. 'Di ba? Ako sang-ayon ako doon. Parang MWF, 'di ba? Oh, MWF, pasok sa eskwelahan ng mga bata, TTH sa bahay. Okay, yung TTH, yung isa doon, sabihin natin online. Yung isa is modular. Pwede yun. Para ihanda natin yung bata. Sa ganun din, dahan-dahan. Kasi yung stress, mabibigla yung mga bata ngayon. Kaya ako talaga ha, Kuya Wenner, naghanap ako ng eskwelahan na maayos. Maliit lang siya, pero maganda yung reviews para sa aking bunsong anak. Kasi nababad sila sa bahay, walang ginagawa, puro yung mga guardian ang gumagawa ng kanilang mga school works, tapos kung ano-ano pinagagawa ng bata, wala nang alam sa pagbibilang ng maayos, kasi ang nabibilang na lang yung Minecraft. Nabibilang na lang yung talo at panalo sa ML. Yung anak ko, grabe! Oo. Kaya, kailangan hindi mabigla yung mga bata, kasi mai-stress. Baka lalong magkaroon ng fear yung bata, hindi na pumasok. So, MWF, TTH, okay na sa akin yun. Tapos, mag-full-blown tayo, full face-to-face tayo ng November. At least, na-practice na, no, yung bata. Oo. Na naging kaugalian na ulit nila yung pagbangon ng maaga. Yung anak ko, Diyos ko, kahit na anong klase na pagpapabangon sa umaga ang gawin ko. Talagang wait, inabot na po ng alas 11. Ando doon pa rin sa higaan. Minsan papasukin mo sa kwarto, gising na. Umalis ka ulit, babalik sa pagtulog kasi ang tulog madaling araw. Kahapon nga kasi may patakaran po ako sa bahay, lalo't pagka bumibisit ang aking mga pamangkin. Pag alas 10 na, surrender your phones. Ganun ako katigre sa bahay. Surrender your phones. Naipuslit, Kuya Wenner. Nanonood ako kagabi, napapaantok ako. Sobrang sakit nga ng paa ko, no. Hindi ako makatulog. Nanonood ako ng TV. Akala ko tulog na. Past one? Ako! Ako ang nanay noon, alam ko yun! Pero iba yung puslit ko! Mas magaling yung anak ko, alam mo, harapan ko. Hindi ko alam na naipuslit yung cellphone. Pagpasok ko ng kwarto, oo. Nasa ilalim po ng comforter. Naglalaro. Ang sabi sa akin, hindi kasi ako, mami, makatulog kasi mainit . Sabi ko, naka-aircon ka naman, bakit mainit? Mainit lang ang katawan mo, mainit ang ulo mo dahil hindi ka nakapag-ML. Ay, grabe yung mga bata ngayon. Ultimo yung pagkain. Diyos ko po, pahirapan. Yung breakfast ng anak ko, umaabot ng merienda. Kasi nakatulog sa cellphone. Nandiyan. Diba? Eto na ko, kaya... babalik na naman tayo kay Commissioner Guanzon. Wag po. Wag po kayong ganyan nagbi-video, naglalabas kayo ng baril. Whatever pa, ma. Ipapakita ka ng baril.
Oo. Pag nakita ko eh, sabi ko yung pagkabibisita yung kapatid ko sa bahay, o huwag pakalat-kalat yung bag mo na may barel. Oo. Kasi ako nga mo po mismo, no? Ako, ilang kaibigan ko na ang nagbibigay sa akin ng ano, barel. O, kumuha ka ng lisensya, psychological exam, ganyan. No, barel, oo. Kasi tayo mga media, napirmahan na. Oo. Napirmahan na po ni PRRD bago pa man siya tuluyang umuwi sa Davao. Napirmahan ang kanyang ang kautusan na pwede tayong magdala ng mga baril basta tayo ay mga lisensyado. Oo, dahil lagi tayong nasa bingit ng kung ano pa man na hindi maganda. Oo. Pero ako, dahil tanggap ko sa sarili ko, identified ko kung anong problema ko, may anger management ako, mga kaibigan. Ayoko. Kasi baka mamaya magpulot kayo ng nyatay, kinatay na tao sa harapan ko, ganun. Mm-mm. So, i-identify ninyo. Hindi po masama. Pag kasi nasa, alam nyo po, hindi naiintindihan ng mga Filipino minsan. Ng ibang mga Filipino, hindi naman lahat, no? Pag sinabing, alam mo, medyo magpatingin ka sa psychologist. Oo. Para maintindihan mo kung bakit ganyan ang behavior mo. Bakit may ganyan kang value sa buhay. Kasi sila lang yung sila yung eksperto po eh pagdating sa pag-identify. Kung hindi mo kayang i-identify kung anong problema mo sa buhay. Lalong-lalala kung lagi kang depressed. Yung anxiety mo, lalong, di ba, lumalalim. Oo. Yung bawat kibot mo, imbis na mag-iisip ka ng solusyon, iniisip mo ulit agad problema. Ganyan. Ganyan po ako dati. Totoo. Diba, Tomas? Oo. Ganyan ako. Nung na-identify ko yung problema ko, ako mismo sa sarili ko, nababago ko ng paunti-unti. Hindi po masama kasi sa ibang bansa eh. Sa ibang bansa ah. Alam nyo, hindi ako mapagkatulog. Mga kaibigan ko noon ng mga Koreano. Oo, mga estudyante ko. Mesong sanim. Mm-mm. Teacher, sabi niya, hindi ako papasok ngayon, papatingin ako, punta ako sa psychologist. Gusto kong alamin kung ano, kung bakit ganito hindi ako makatulog. Kasi may medication po yan. Oo. May medication, tapos may pagpapayo. Oo. Minsan kasi pag sinabi mo na, alam mo, gumagrabe na yung anger management mo, I think kailangan mo ng espesyalista para magbigay sa'yo ng payo. Ang ano mo agad, ang atake mo agad, ano? Bakit? Ang tingin mo sa akin, baliw? Diba? Anong tingin mo sa akin? Ganun na agad. Oo, negatibo na agad. Yung mga, diba? Hindi ganun. Kasi sa ibang masa, ganyan sasabihin sa'yo talaga, oy patingin ka, kasi gumagrabe na. Yung pagsiselos mo, na sobra-sobra, na wala na sa, wala na sa lugar. Oh. Yung pagsiselos mo, hindi na maganda yan, patingin ka na. Oo. Ganyan ako. And among other things, ano ibig sabihin, Tomas? Tingnan mo, di ba? Ganun. Siguro marami din siyang utang tulad ko, kaya di rin siya makatulog. Pwede. Yung masyadong pag-iisip. Kailangan natin i-identify yung ating mga weaknesses and strength. Oo. Alam mo tayo mismo sa sarili natin, kailangan may check-in balance tayo. Ganun ang ginagawa. Ako dati, konting kibot ko lang, iyakin ako. Oo. Dinidibdib ko agad-agad. Oo, noong mga panahong buhay pa yung lolo ko, iniisip ko, ampun ako, hindi yata ako mahal, ako na nga yung laging tumutulong sa bahay, ako pa rin yung laging pinagagalitan, ako pa rin yung laging akala mo laging masamang bata sa bahay, laging ako yung may pangaral, ako yung laging may sermon sa umaga. Pagka bumabala ng konti yung grades ko, sermon agad, parusa agad. Takot na takot ako nun. O bumabala ng point something ang grado ko, hindi ko maipakita sa lolo ko dati. Pero, nung eto nang matatanda na kami,
at ikinukumpara ko. Pasensya na ha. Pasensya sa mga masasagasaan pinsan kong mga kasama kong lumaki sa loob ng bahay ng aking lolo at lola. Ngayon po ha, wini-weigh in ko. Sabi ko, ay mas matatag pala ako sa kanila. Ah, mas mahal pala ako ng lolo ko, ng lola ko. Kasi mas natay nila ako. Ako yung nabugbog ng pangaral, kaya ako yung mas matatag. Ako yung nabugbog ng pangaral, kaya mas okay ako ngayon. Diba? Although lahat naman sila, naging magaganda yung buhay, pero nando dun yung pagka may problema week. Oo. O kaya iba yung approach sa tao, ganyan. Ako yung mas naging ano, makatao. Diba? So yun, we have to identify every little thing na nangyayari sa ating buhay. Para saan ba to? Bakit ako ganito? Bakit ganyan? Bakit may sinasabi sa akin na ganito? Bakit maraming mga negatibo? Baka prosesa po yung problema mo. Yeah. Commissioner Guanzon, alam ko na ikaw ay busyng tao. Baka sa dami ng mga problema na hinarap mo noon, at maraming mga tao na naging katunggali mo noon. Kaya lahat tingin na lang ng tingin mo na lang sa lahat ng tao na nagkikritik sa iyo pag may nakikitang hindi maganda ay kaaway. Hindi po ganoon. Okay? Ganyan din po ako dati. Ganyan din po ako dati. At ang ibig pong sabihin nito, mga kaibigan, maging mapang-unawa po tayo. Ako wag. Hoy Tomas. O, tinan mo ko ito, Kuya Wener, oh. Sabi sa akin, huwag ko daw masyadong dibdibin kasi nagiging flat. Ewan ko sa'yo. Mm-mm. O, magpakita ka. Alis na ako. Alis ako ng palang talian, oh. Ayan naman. Maraming salamat po sa pagsama po sa akin ng isang oras. Magbabalik po kami sa Lunes, ano. Kasama ko na po si Attorney Topacio sa Monday. Susunod na po ang pinakapaboritong tambayan. Ang tambayan kasama po si Atty. Nick Nangit. And of course, the ever-gorgeous, fabulous Miss Maui Spencer. Ayan! Sa pangalan po ni Atty. Fernando Pacho, ako pa rin naman po ang inyong anak ng mayon, lahing magayon, si Miss Expose Binibining Tala Zaldivar. Yaba! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Topacio, kasama si Binibining Tala Zaldivar. Yes, yes, yo! Topacio!